Pagpasok nga ay iba't ibang mga brands ng mga motor at mga piyesa ang makikita mo dito. Huh? Mali, mali, ito pala. June 22, araw ng Sabado, ay may isang event na naman akong pinuntahan dito sa Valenzuela. Ito ay ang First Valenzuela Motorbike Festival and Job Fair. Bandang hapon nga ay dinagsa ito ng napakaraming aplikante para makapag-apply ng trabaho. Ilan nga sa mga nakilahok sa job fair ay ang kumpanya ng Move It, Angkas, Miserve, Ibo Graffiti, Dunkin, CDO at Suncrest. Congrats na rin pala sa mga kabalinswalanong natanggap sa trabaho. Padilim na nga yung kalangitan na makapunta ako dito. Pagpasok nga ay iba't ibang mga brands ng mga motor at mga piyesa ang makikita mo dito. Huh? Mali, mali, ito pala. Yata yung montage, isa pa. Nga dito sa gilid ay may pinagkakaguluhan, yung pala si Mayor na. Napakasimple lang ni Mayor pero hindi simple yung mga nagawa niya. Boom, bars. Nandito rin pala sa event si Yana Aguinaldo, Hammerman, Kenneth San Andres, tsaka si Dashi Watanabe. Andyan din si Wormy TV. Ay hindi pala kasama yan. So, mga kababayan, kasama natin ang sariling kababayan natin mga si Hammerman, June 20, 2024 nang naimbitahan nga kami pumunta dito sa may Dalandanan, Valenzuela. Dito lang sa may labas ng Dalandanan National High School. Dahil ngayong araw ay formal na bubuksan ang bagong proyekto ng Valenzuela. Ito ang pinakamalaking pailaw at CCTV project sa Valenzuela sa pamumuno ni Mayor Wes Gatchalian. At alam nyo ba na halos 300 milyon ang inilaan nila para sa proyektong ito? 1,241 na streetlights at 237 na CCTV. Sa kahaba ng kalsada ng District 1 and 2. Halos nasa 40 kilometer ang nilagyan nila ng pailaw at CCTV. Si Mayor talaga masyadong ginagalingan dahil nga dito ay talaga nga namang mas ligtas na maglakad-lakad sa gabi. Lalong-lalo na sa mga estudyanteng naglalakad pa uwi sa kanilang mga bahay. Dahil dito sa mga pailaw at CCTV ay siguradong mababawasan ng mga krimen. Malamang yung masasamang loob na lang yung matatakot. Excited na ba kayong buksan ng ilaw? Mga kasama ngayong gabi ay formal natin bubuksan ang isang mas maliwanag, mas maaliwalas, mas ligtas na Valenzuela City. At igit po na 19 po na mga major at secondary roads natin ay iilawan na ho natin. Ito na siguro mga kasama ay ang oras kung saan po ang mga pamilyang Valenzuelano ay maglalakbay ng gabi na hindi na ho natatakot. Hindi na ho tayo natatakot sa mga snatcher. Ang mga anak natin na kababaihan ay hindi na ho natatakot tuwing uuwi po galing sa trabaho. 'Yung itsura ng pailaw 'yan. Pang mayaman. After nga ng fireworks ay lumipat na kami ng venue. Ang araw kung
kung saan po ang ating mga anak na kababaihan ay kinakabahan sa snatcher at sa mga krimen tuwing umuwi sila pagtapos ng trabaho. In 5, 4, 3, 2, 1! June 21 ay naimbitahan ulit kami pumunta sa isang event dito sa Valenzuela. Ito ay ang pinakamalaking pailaw at CCTV project sa lungsod ng Valenzuela sa pamumuno ni Mayor Wes Gatchalian. Nung nakaraang araw nga ay ang Barangay Pasolo at Dalandanan ang napuntahan ni Mayor Wes para sa street lighting ceremony. Ngayon naman ay 3 barangay ang pupuntahan ni Mayor Wes para ipakalat ang magandang balita. Ito ay ang Barangay Maysan, Barangay Parada at ang Barangay Paso de Blas. May idea ka na ba kung ano yung magandang balita? Ito yan. Alam nyo ba na halos 300 milyon ang inilaan nila para sa proyektong ito? 1,241 na streetlights at 237 na CCTV sa kahabaan ng kalsada ng District 1 and 2. Halos nasa 40 kilometer ang nilagyan nila ng pailaw at CCTV. 5, 4, 3, 2, 1! Pagkatapos nga ng Barangay Maysan ay pumunta na kami kagad sa may Barangay Parada. Dahil dito ang sunod na destinasyon ni Mayor Wes. Dito nga yan sa may Lagdameo Street, harapan lang ng Maynila. Dito nga gaganapin yung lighting ceremony ng Barangay Parada. 5, 4, 3, 2, 1! Next destination naman ay dito sa may Paso de Blas 3S. Medyo nag-uulan na nga yung mga oras na yan. Pero wala talaga makakapigil kay Mayor. Tuloy-tuloy lang. Maulan man, pero excited na ba tayo? Yes! Trabaho na sa pagsugpo ng krimen. Alam nyo po, ito pong pailaw natin na gagawin po ngayong gabi. Okay, ready na tayo Barangay Bagbagi ng Paso de Blas para sa kalsadang mas maliwanag. Mas maaliwalas, mas ligtas para sa pamilyang Valenzuelano. Simulan na natin ang countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Alam nyo ba na may bagong ilalabas na digital apps ang lungsod ng Valenzuela? May 22, 2024 nang naibitahan tayo sa isang event na dito lang gaganapin sa may PLB Maysan Campus. Ito nga ay ang TikTok, Valenzuela Digital Summit. Dito nga sa event na to ay tinalakay kung ano-anong klaseng digital apps ang inilabas ng Valenzuela na lalo pang makakatulong sa Valenzuelano. Unang-una na dyan itong B-Alert o B-Alert button. Ito ay all-in-one application para sa pag-report ng mga emergency at sa iba pang mga pangangailangan. Kumbaga, ito ay online sumbungan. Available na pala to sa Google Play Store and then sa iOS. Mag-register lamang dito gamit ng isang valid ID at pwede mo nang magamit itong application na ito. Halimbawa na kailangan nyo ng agarang ambulansya, i-click nyo lang itong ambulance. Kunan nyo lang ng litrato at iset sa mapa kung saan ang eksaktong lokasyon. At hintayin na lamang ang pag-responde ng rescue team. Sumunod na dyan itong Dotbot. Ito ay isang AI messaging system na ginawa upang mas mapabilis ang pag-abot ng serbisyo ng mga mamamayan ng lungsod ng Valenzuela sa tulong ng Facebook Messenger app. Dito ay maaari nang malaman ng mga Valenzuelano ang requirements ng CSWDO at kung saan ang pinakamalapit na opisina kung saan pwede mag-apply ng tulong medical, financial, burial at iba pa. Hindi mo na kailangan pa magpabalik-balik o umabsent sa trabaho at gumastos pa ng pamasahe. Chat nyo lang ang Dotbot sa Messenger o kaya isearch nyo ang Dotbot Valenzuela sa Facebook. Sumunod na dyan itong Electronic Certificate of Final Electrical Inspection o
DCFEI. Sa pagpapakabit ng metro ng kuryente ay pwede na rin siya online. Internet at cellphone lang ang kailangan. Pupunta lamang sa www.valenzuela.gov.ph. Hanapin ang ECFEI at magpasa lang ng mga dokumento. Para naman mas maintindihan yung maigi ang mga digital apps na ito ay pumunta lamang sa FB page ng Valenzuela City.